Welcome back to my channel, and this is Cheltan Dumawal. And for today's video ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pagwalwal. Learn and listen to sa inyong lahat na mahilig magwalwal. So tara na guys at ating panoorin ang video na to, at may matututunan kayo rito sa video na to kung bakit kailangan nyo mag-ingat sa pagpunta nyo ng mga walwalan o party-party, diba? Dahil sa nangyari kay Christine Dasera, marami tayong natutunan tungkol sa kanya dahil sa pagwawalwal, ayan. So tara na guys at sabay-sabay natin panoorin ang video na to. So ito na guys at sabay-sabay natin panoorin ang video na to dahil may matututunan tayo. So what's this? Bakit kaya binuhusan niya ng tubig? So may babae saka lalaki? Nakaupo? Umalis yung babae. Gagawin nila. Oh my god, nilagay niya. May nilagay siya. Oh my god. Oh, nasaan na kayong babae? Hindi niya na-notice na may nilagay. Ulong tugol pa. Oh my god. Oh my god, you know, oh my god. Wala siyang kaalam-alam talaga. Oh my god, may lumapit sa kanyang babae. Ayan, sinabi nga niya. Sinabi niya na may nilagay sa inumin niya. Nakita niya. Yung lalaki raw. Oh my god. Buti na lang may nakakita. Oh my god, anong gagawin niya? Yan, buti nga sa'yo. Ayan, napapala. So, yun guys, anong natutunan natin sa ating video na to? Sa ating reaction na to? Anong magiging reaction nyo kung kayo ang nasa kalagayan ng babae na yun? So, alam naman natin na sumisikat ang usapang Christine Dasera. Ayan, dahil marami tayong natutunan sa video na to at sa mga nagdadaang video dahil sa pagwawalwal. Siyempre, alam naman natin na talagang nakakatakot na mag-iwan ka ng iyong pagkain o tubig o kung ano-ano man nang wala ka dyan o wala yung friends mo. Kahit nandyan pa yung friends mo, diba? Kahit nakikita ng friends mo na iniwan mo yung baso, hindi pa rin safe ang iyong baso na iniwan, diba? So, natatandaan ko nga pala noong ako'y dalaga pa. Kabataan ko pa, mahilig din ako pumunta ng party, pero hindi ako umiinom ng sobra. Konting-konti lang kasi bata pa ako, no? Medyo pasaway tayo. So, nagwawalwal din ng mga kasama ko, pero hindi ako nakikisabay sa walwalan. At sa aking pagkakaalam, dahil turo to sa akin ng lola ko,
na huwag mong iiwan ang iyong baso. Dahil hindi mo alam kung anong ilalagay dyan, kung anong drugs ang ilalagay dyan. Kahit na pagkain, kahit tumanggap ng pagkain, at kakainin mo ito, huwag mo siyang kakainin kasi hindi mo alam kung ano yung mga nilagay nila doon. Alimbawa, may naiinggit sa'yo. Sample lang natin. May naiinggit sa'yong tao. Tapos binigyan ka niya ng pagkain. Pero dahil sa sobrang inggit niya sa'yo, nilagyan niya yun ng lason, di ba? Ikaw naman na tiwala ka sa tao, tiwala ka sa tao, kinain mo naman yung binigay niyang pagkain, eh dinalason ka, di ba? So yun yung lesson natin ngayon na dapat nating matutunan sa ating sarili na huwag tayo masyadong magtitiwala sa mga taong bago pa lang nating nakikilala, di ba? Kahit na kaibigan natin, di ba? Kasi minsan dyan, may nainggit sa atin at meron taong hindi tayo gusto, ganun, di ba? Lalo na sa party-party na yan, walwalwal na yan, may mga taong na hindi ka nagugustuhan, di ba? Meron yung mga taong nagtitrip, ganyan. So, aral na rin to sa atin sa mga nagiinom sa mga party o nagpupunta ng party, fiesta o kung saan-saan man okasyon. Dapat, lagi kayong aware sa inyong paligid kung ano ang nangyayari o kung ano yung tama nyong gawin, di ba? So, aral na to sa atin na huwag tayo magtitiwala at huwag tayo mag-iiwan ng ating pagkain o baso dyan at kung ano-ano pa. So, yun guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Alam ko nga, napakasaklap ng nangyari kay Christine Dacera na hindi natin alam kung ano ba totoong nangyari, kung may drugs ba na inilagay doon o etc. So, hindi na natin na kailangan pakialaman yun at hindi na natin kailangan husgahan yung mga taong mga nakasama niya kasi wala naman tayo sa pangyayari, diba? Yun lang yung message ko sa mga nagbibigay ng issue na ganito, ganyan, humusga-husga, diba? Sa, pwede tayong magkomento, pwede tayong pag-usapan yung mga ganung bagay. Pero bawal tayong humusga ng tao kasi wala tayo sa pangyayaring iyon, diba? Huwag nating husgan na si ganito, siya, yung may gawa nito, sila, diba? Hindi tayo pumapanig dun sa mga taong suspect. Sa atin lang, pwede tayong magbigay ng komento natin. Pwede natin pag-usapan dahil na-public naman yung mga pangyayari na ganyan. Pwede natin pag-usapan, pero bawal tayong humusga. Ayun yung mga bagay na sobrang hindi maganda rin sa atin kahit nasa social media tayo pa. Huwag tayong husga ng husga, diba, ng tao na wala naman tayo sa pangyayari at hindi naman ikaw yung nandun sa kalagayan niya, diba? So, ayun lang guys at napahaba ng aking kwento sa pagwalwal na to dahil marami tayong natutunan sa pangyayaring iyon. Huwag natin tayo magtitiwala. Dapat lagi tayong aware sa ating paligid kung ano yung mangyayari, kung ano yung dapat nating gawin, di ba? Hindi yung nagwalwal na lang tayo, sige, happy-happy ka dyan, sige, magpakasaya ka dyan, pero hindi mo alam yung safe mo rin sa iyong sarili bilang isang, lalo kanak at kung ikaw ay isang babae, di ba? Ayun, so yun yung aral na binigay kong video sa inyo dahil kay Christine Dacera na panood ako ng ganito. So, yun, aral na talaga sa atin sa mga kabataan dyan na mahilig magwalwal, please lang, huwag kayo magtitiwala ng sobra-sobra kahit kaibigan nyo pa o malapit nyo pang kaibigan, then hindi natin alam. Dapat, lagi kang handa sa sarili mo kung saan ka pupunta, dapat huwag kang magpakalasing, huwag kang magsumobra sa dapat na limitasyon mo para sa iyong sarili, di ba? Kasi hindi ka makaka-uwi ng tama kung sobrang lasing ka na, di ba? So, yun lang yung aral na to at naibigay ko yung aking komento sa video na to at komento ko rin sa kay Christine Dacera dahil babae tayo, di ba?
So, kung sino man yung, kung natural death lang yun, so, yun, hindi ko nung pakikialaman. Kasi, hindi naman tayo bahagi ng ano yun, na napagkwentuhan lang natin dito, dahil aral nga dito sa video na to. So, sana may natutunan kayo, at ito lang ang aking komento tungkol sa video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click mo na rin ang bell para notify ka sa aking lahat ng mga bagong video. So maraming maraming salamat sa panunod sa akin. Sana may natutunan kayo at comment kayo sa box kung ano ang tama at dapat nyong gawin pag nasa labas kayo. I-comment nyo na rin ang inyong mga saloobin dyan. Ayan. So maraming maraming salamat sa panunod. Ingat kayo lagi and God bless you. Bye-bye.